airport na Balahan. Ituloy natin ang pag-ibigan. Tuloy-tuloy lang. Yes! Yes, ganun. Yes, nakapag-mass report na Balahan. So ano, nakapag-mass report na Balahan? Joke lang. Hindi sa kanya na, napanood ko lang yun sa Showtime. Actually, kumakain ako nung tangali, mga 2 days sabon siguro. Tapos yun nga, narinig ko kay Vice. Anyway, may moral lesson dyan sa nangyari niyan kay Rendon. Kasi lahat ng ano niya, social media account niya is talagang burado na. Mula sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Masama doon pati email niya nakaban, di ba? So, merong moral lesson yan eh. I-share ko lang ah, yung wisdom na natutunan ko dyan. Ito yung one time na nakipaglamay ako sa doon sa may patay. Taga dito lang din. Tapos, merong galing ng ano, ng ibang bansa. Filipino din, pero matanda na. Senior citizen na. Tapos, syempre, nakilamay ako. Tapos, chit-chat ng kaunti. Tapos meron siyang binigay sa akin na isang wisdom na sabi niya, yun daw matayog ang lipad, yung mataas ang lipad, yun daw yung masarap tiradurin. Kasi yun yung mga tao na pag bumagsak, hindi dahan-dahan eh. Ang pagbagsak niya, pabuluso. So yun yung ano, yung sinabi niya sa akin. Na kailangan, lagi ka lang talagang low-key, stay humble ka lang parate, na hindi mo kailangan magyabang kahit kanino. So, yun ang yung nangyari kay Rendon, ano. So, wala na talaga siya. Anyway, pag may nawala, may papalit at papalit na bago. So, abangan na lang natin yun, guys, ano. So, try sa pamali dun, eh. Kasi yung mga content niya kasi maganda na sana yung una eh. Yung mga motivational na pinagsasabi niya na siya lang ang nakakaalam, siya lang yung nakaka-experience. Na yun pa yung uli no. Umaten siya nung tatong babae ni interview siya na cloud chaser, di ba? So parang ganun yung ano yung term na sinabi na siya ay cloud chaser. Hindi lang direct na sinabi. Yung mga content sana yung motivational, sana doon na lang siya nag-focus, no? Tapos, yung mga Calbo, na gumagawa sila ng mga eksena, sana mga ganun-ganun bagay na lang. Kasi yung mga pinagagawa niya lately na, is talagang, kumaga para sa akin, ano, below the belt na talaga. Sobrang foul na yung mga pinagsasalo niya. Yung pinakahuli yata yung napanood ko eh, pinag-re-resign niya si coach ng Gilas na siya daw yung boses ng ano ng taong bayan ng Pilipinas. Excuse me, hindi ako kasali doon ano. Kasi ako ay walang hilig sa basketball. So hindi ako nanonood ng mga ganyan. So nakikita ko lang din sa Facebook pero hindi ako nanonood. Wala akong interest sa basketball. Tapos kung ano na kasi lumalabas sa bunganga niya eh, mga ang papangit na. Kaya yun siguro, tama lang yun na mangyari sa kanya at least para maging eye-opener siya sa lahat ng mga content creator na yung hate speech violation yun sa Facebook, sa community guidelines ng Facebook. Sa YouTube ganun din yan eh. Halos din naman nagkakalayo yan.